Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Kung papipiliin ho tayo, ano kaya ang pipiliin natin? Yung bagay na magbibigay ng aliw sa atin o bagay na makakatulong sa atin, no? Siguro yung bagay na mag-aaliw, kumbaga saan tayo masisiyahan, saan tayo mag-e-enjoy, ano yung ikatutuwa natin, ano yung kagagalak natin. At kukumpara mo ito sa isang bagay na sa tingin natin ay makakatulong sa atin, no? Siguro kung practical yung ating pag-iisip, no, pwede siguro nating isipin siguro dun sa bagay na mas makakatulong sa akin, no. Kasi pwede nating sabihin, eh, lilipas naman ang mga bagay na maaring nagbibigay kagalakan, nagbibigay saya, nagbibigay aliw, no. Lilipas at lilipas din, hindi katulad ng isang bagay na magbibigay ng tulong sa atin o di kaya makakatulong sa atin. Alam natin may babaunin tayo, alam natin medyo matagal-tagal natin mapapakinabangan 'yon. No? Pero
kung makita na talaga natin sa harap natin yung dalawang bagay na iyon, no? Kaya pa rin kaya nating isipin, kaya pa rin kaya nating sabihin na mas makabubuti sa akin yung isang bagay na makakatulong sa akin, no? Siguro ganun din yung sinasabi o pinapaalaala ni Jesus dun sa kanyang mga tagapakinig, no? Lalo na sa mga Pariseo, no? Sa mga Pariseo na humihingi ng tanda. Maaring hindi naman ito bunga ng kanilang pananampalataya, kundi pag-iisip o kamalayan na aliwin mo nga kami, no? Magpasikat ka nga, no? Magbigay ka ng bagay na ikaaliw namin, no? Dahil yung paghingi nila ng tanda ay hindi naman ito'y paghingi dahil sa pananampalataya, kundi paghingi para makahanap sila ng butas o makahanap sila ng mapupuna kay Jesus, no? Kaya nga ganoon na lang yung pagsagot ni Jesus sa kanila, no? Hindi kayo makakatanggap ng tanda, no? Dahil hindi nila nakita o iniisip nila na yung tanda na iyon ay mga bagay lamang na maaliw sila, mga bagay na maaaring may mapuna sila, o bagay na masasabi nilang nag-enjoy sila, no? Pero sa kabilang banda, kung titingnan din natin yung ating unang pagbasa, no? Sino nga ba ang gusto ng pagsubok? Sino nga ba ang gusto ng may pinagdadaanan? Kasi kung tutuusin, kung titingnan naman natin, syempre mas pipiliin natin yung maginhawang daan, yung madaling daan, yung walang problema, walang pinagdadaanan, no? Pero paalaala din ni Apostol Santiago, no? Yung mga pagsubok na yan, yung mga pinagdadaanan natin na yan, ay hindi lang basta bagay o hindi lang basta pagsubok na dumarating sa atin, kundi ito'y mga tulong din na sa kung saan ay makakapagbigay o makakatulong sa atin na lumago sa ating pananampalataya, mga bagay na maaaring magturo sa ating pagkatao, mga bagay na maaaring magbigay kalinawan sa ating kalagayan. Hindi lang ito bagay na kailangan nating lampasan, kundi mga bagay o mga aral na maaaring mabitbit natin sa mga hinaharap na ating maaaring kalagayan, o di kaya ay sa mga hinaharap pa na pagsubok o hinaharap pa na karanasan, no? Hindi ito isang bagay na lilipas lang, kundi may bitbit itong aral, may bitbit itong tulong, no? Kaya kung tutusin yung dalawang bagay na iyon, ano kaya ang mas pipiliin natin? Bagay na magbibigay aliw sa atin, bagay na magbibigay galak sa atin, bagay na ikatutuwa natin, o bagay na makatutulong para sa atin? Madaling sabihin, madaling piliin na ang praktikal para sa atin ay kung ano yung makatutulong. Madaling isipin, madaling piliin na mas mapapakinabangan natin yung bagay na magbibigay aral para sa atin. Pero kapag dumating na mismo yung konkretong bagay na iyon, pagsubok man, mga bagay man na magbibigay galak sa atin, magbibigay aliw sa atin, no? Kaya pa ba nating piliin yon? O baka naman iiwasan na rin natin? Baka naman kaya din tayo ng mga Pariseo na kapag humihingi tayo ng tanda ay hindi lang basta tanda ng ating pananampalataya, kundi tanda na maaaring magbigay sana ng aliw sa atin, na kumbaga mag-aalis sa ating kamalayan o aalisin yung ating kamalayan sa tunay nating hinaharap, sa tunay nating kalagayan. Hilingin natin yung biyaya na iyon, na sana mas mamulat yung ating kamalayan, mamulat yung ating pag-uunawa, upang mas makita natin yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, na siyang makatutulong at magpapalago sa ating pagkatao. Hindi po, isang mabiyayang araw sa inyong lahat.